Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. We are disclosing that it is currently investigating the case of a 5-year-old who traveled from Wuhan, China, and was admitted in Cebu City for manifesting fever, throat irritation, and cough prior to entering the Philippines. The case was immediately reported to the Regional Epidemiology and Surveillance Unit of Central Visayas Center for Health Development, and the child was endorsed for admission. Yan ang pahayag kanina ni Health Secretary Francisco Duque III kaugnay sa inoobserbahang bata galing sa China na nakitaan ng mga sintomas ng sakit mula sa tinaguriang novel coronavirus. Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Ninoy Aquino International Airport para sa latest pagbabantay laban sa naturang sakit. Kanina nga ay iniulat ng DOH na inoobserbahan sa Cebu City ang isang batang edad 5 dahil sa hinihinalang novel coronavirus o 2019 NCOV. Nilalagnat, inuubo at mahapdi ang lalamunan ng bata nang galing siya sa Wuhan, China at dumating sa Cebu noong January 12. Ayon sa DOH, positibo siya sa coronavirus pero hindi patukoy kung anong uri ito. Pero nagnegatibo siya sa iba pang uri ng coronavirus na nagdulot ng SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome at MERS o Middle East Respiratory Syndrome. Ipinadala na ang specimen ng bata sa Australia para masuri. Binabantayan din ng DOH ang kaso ng tatlong Chinese na hinarang sa Kalibo International Airport. Wala raw history na pumunta ng Wuhan, China ang tatlo. Mabuti na raw ang lagay nila ngayon at wala na rin silang flu-like symptoms. Ipinadala na sa Research Institute for Tropical Medicine ang kanilang sample para sa pagsusuri. Paalala ng DOH at World Health Organization, panatilihing malinis ang katawan, laging maghugas ng kamay, takpan ang bibig at ilong kapag bumabahing. At dahil posibleng galing sa kaninang hayop ang virus, mag-ingat sa paghahanda ng pagkain at tiyaking maayos ang pagkakaluto ng mga ito. Paigtingin din ng Bureau of Quarantine ang kanilang pagbabantay sa mga paliparan para hindi makapasok sa bansa ang virus. Silipin po natin kanina ang pagbabantay dito sa NAIA Terminal 1 para makontrol ang pagpasok sa bansa ng 2019 novel coronavirus galing China. Dito po tayo ngayon sa arrival area ng isa sa mga arrival area ng NAIA Terminal 1. Ito na ho mismo yung pinaka-arrival. Wala lang dumarating pa ngayon mga pasahero. Pero dito ho mismo sa arrival area na ito, ito na yung pinaka-quarantine area. Naka-install ho dito yung kanilang mga thermal scanning machine yung para malaman ho yung temperatura ng mga pasaherong dumarating. At kung may makikita ho, may madedetect na medyo may dinaramdam o may karamdaman yung isang tao na dumating mula sa kanyang biyahe kung saan mampanig ng mundo, ipipigil ho nila dito. Matagal na ho naka-set up ito noong panahon pa ng mga SARS na yan. May mga naka-set up na ho sila dito, mga thermal scanning machine. At ngayon nga, dahil po itong sinasabing novel coronavirus, ano, mayroon na ho isang sinasabing hinihinalang kaso dyan sa Cebu, ay alamin ho natin mula dito sa kanila mga medical officer dito sa NAIA Terminal 1, si Dr. Lotis Casiple de Guzman ng Bureau of Quarantine. Ma'am, meron ho isang suspected case of novel coronavirus dyan sa Cebu. Dito ho sa lugar na ito ay meron dalawang thermal scanning machine. May plano ba na magdagdag? Actually, ma'am, nakapagdagdag na tayo. Opo. Dahil last quarter of 2019, nag-upgrade po talaga kami. So dati po isa lang yung thermal scanner dito. Ngayon, bawat arrival gates ay meron ng tigda dalawang scanner po. Okay. Maliban pa po dun sa mga handheld na scanner namin, para dun sa mga areas na hindi kami makapag-set up ng parang ganito na ng naka-station talaga. So, yung isang suspected case doon sa Cebu, ano po, because of that, ano pang dagdag na measure ang plano ng ating pamunuan ng NAIA para humatiyak na wala akong makakalusot ng mga ganong kaso? Yun nga po, naka-heightened alert kami. Talagang pinag-iigting namin yung pag-i-scan ng mga passengers. At the same time, basta po merong ma-monitor yung thermal scanner natin na may suspected na pwedeng may lagnat, ini-invite namin agad ang passenger for physical examination, dino-double check po talaga namin kung may lagnat, and kung may iba pang symptoms, let's say respiratory symptoms, and agaran kung may suspecha tayo na pwedeng magpresent siya nung
novel coronavirus, ipapadala po agad natin sa mga designated hospitals natin. Mas na tinitingnan natin kung may mga lagnat, ubo, sipon, opo. At kung meron pa, kung severe case talaga, may mga sintomas ng pulmonya, ano po. So, yun po. Maliban lang talaga sa lagnat, kung may respiratory symptoms, yun po ang ating mga binabantayan. O paano ba magiging proseso dito, ma'am? Halimbawa, from here, na-detect nung equipment nyo, scanner nyo, na merong mataas ang temperatura ng isang pasahero, ano ba ang magiging procedure doon para lang ho sa kabatiran, kaalaman ng mga kababayan ho natin? So yun nga po, pag mataas yung temperatura niya, dadalhin natin dito sa ating examination, sa opisina, may examination area po tayo, examinin natin yung pasahero, kung may iba pang sintomas, i-double check po natin. Meron din tayong mga handheld na thermometer kung talagang may lagnat yung pasahero. At kung meron nga pong gano'n, na-fulfill niya yung mga sintomas na binabantayan natin, dadalhin natin siya sa RITM para sa agarang pag-examine kung meron talaga siyang virus. Opo, ano, matukoy kung anong sanhin ng kanyang ano, mga symptoms na prinesenta. So itong pag-heightened alert naman natin, ma'am, hindi naman ho ito bago na, dahil barin meron pa dati ng SARS, may mga binantayan na rin tayong sakit na galing sa ibang bansa. So hindi ho ito bago. Ito ay parang mas pinaigting lang? Mas pinaigting lang po, opo. Dahil sabi ko nga po, normal na namin ginagawa ito sa araw-araw, na yun yung mga binabantayan namin. Lahat ng pasahero, dadaan at dadaan dito pagdating nila sa mga thermal scanner. So yun po. And syempre po, ina-advise din talaga namin yung mga passengers na proteksyonan yung sarili nila. Pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, ano, para hindi matransmit yung mikrobyo. At pag may chance po na talagang madala sila dito, at saka may mga iba talaga na nag-walk-in din, nagtatanong, binibigyan po namin ng sapat na information tungkol dun sa sakit. So sa ngayon, sa tingin ho ninyo, yung mga nakalagay ninyo dito mga thermal scanner, sapat na ho yan to monitor yung mga darating na mga pasahero? Opo, kasi lahat naman po ng arrival gates natin ay equipped para ma-monitor silang mabuti. Kaya po so far, mula nung magkaroon po ng pagbabantay para dyan sa novel coronavirus, wala pa po dito sa ating terminal na naiitala na merong posibleng sintomas ng virus. Yung sinabi niyo kanina, naka-heightened alert. Pag sinabing heightened alert, anong ibig sabihin? No? Is it may pagkakaiba ba yan doon sa normal na operasyon ninyo everyday on a daily basis? O medyo iba ho dito? Siyempre po, pag-heightened alert, lalo na po yung lahat ng flights coming in from China, binabantayan natin, talaga pong yung sa tao na lamang, nagdodoble po kami ng tao. Kung dati noon, kumbaga, though talagang nakamonitor kami sa lahat ng flights, this time, basta pagdating ng ito, binabantayan natin for China, hindi lang isa ang titingin sa monitor. So nagdadagdag kayo ng tao dito pag yung mga flights ay coming from China? China lang ba? Or what? Hong Kong, Taiwan, ano po? Lahat po ng pwedeng may connecting flight sa China. So Hong Kong, even po yung mga iba pang mga eroplano na pwede talagang dumaan doon sa ano, sa China, ay chine-check namin. Pero sa pangkalahatan naman po, lahat talaga ng flights ay binabantayang mabuti, kasi hindi pa rin naman po kami nawawalan ng pagbabantay sa Middle East para sa MERS-CoV at iba pang mga sakit na pwedeng pumasok dito sa atin sa bansa. Okay, maraming salamat po si Dr. Lotis Kasiple de Guzman. At tayo nga, sabi nga niya, naka-heightened alert sila dahil masusihong binabantayan. Siyempre, ang gustong matiyak na wala akong makakapasok na ganitong klase ng sakit dito sa ating bansa. Kaya sa pamamagitan ng kanilang mga equipment dito, itong mga thermal scanning machine, at syempre yung pagdadagdag ng mga tao nila, especially flights coming from China or yung mga flights na nag-stop over, nag-ano dyan sa ibang sa mga lugar po sa China, eh mahigpit ho nilang minomonitor ang dating ng mga pasahero. So yan po muna mula dito sa arrival gate, isa sa mga arrival gate ng NAIA Terminal 1. Kanina nga ay iniulat ng DOH na inoobserbahan sa Cebu City ang isang batang edad 5 dahil sa hinihinalang novel coronavirus o 2019 NCOV. Para sa detalye, may live report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Susan. Sa isang press conference, inanunsyo ng DOH na PUI o Person Under Investigation sa kaso ng 2019 NCOV o novel coronavirus, itong isang batang 5 taong gulang nga. Dumating siya noong January 12 sa Cebu City na may lagnat, inuubo at makatiyang lalamunan. Galing siya sa Wuhan, China kung saan nagmula ang NCOV.
Hanggang ngayon ay inuubo pa raw ang bata kaya isolated pa rin. Ayon sa Epidemiology Bureau ng DOH, may 6 na strains ng coronavirus na nakakaapekto sa tao. At base sa paunang test na isinagawa ng RITM, positibo siya sa coronavirus pero hindi pa tukoy kung anong uri ito. Pero negatibo at tiyak sila na wala itong coronavirus na nagdudulot ng SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome at MERS o Middle East Respiratory Syndrome. Ipinadala sa Australia ang iba pang sample para sa confirmatory test. Nauna rito may 3 Chinese national din ang inimbestigahan sa Kalibuaklan pero wala pang resulta ang test. Pero sa ngayon ay wala na raw sakit ang 3 at pinauwi na. Ayon sa World Health Organization, sa ngayon ay patuloy sila na ngalap na impormasyon tungkol sa tinatawag na 2019 Novel Coronavirus o NCOV. Pero sa ngayon, wala raw dapat ipag-alala kung wala naman exposure o travel sa Wuhan, China. Dahil yon yung tinatawag na common denominator sa lahat ng mga kaso, maging yung mga naitala mula sa Japan, Thailand at South Korea. Patuloy naman ang paalala ng DOH at WHO na uugaliin ang safe hygiene, practice sneezing and coughing etiquette o yung pagtatakip sa ilong at bibig kapag nababahing at mag-ingat sa pag-handle ng meat dahil posibleng sa exposure sa animal meat o karne ng mga hayop na kukuha ang virus. Siniguro naman ang DOH sa may mga nakalatag silang sistema, lalo ng RITM, natatanggap ng first case pag nagkataon dahil may karanasan na rin naman daw tayo sa SARS at MERS-CoV. Nag-utos na rin si Health Secretary Duque ng profiling sa mga Chinese workers sa Calabarzon dahil maaaring bumiyahe ito sa Wuhan at pagbalik sa Pilipinas ay maging carrier pa ng virus na maaaring makaapekto sa mga evacuee na apektado ng Bulkang Taal. Susan? Yan po ang report sa atin ni Ivan Mayrina. Sa ibang balita, isang turistang Chino ang patay matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Boracay. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasira ang isang bahagi ng bangka matapos bayuhin ng malakas na hangin at kalaunay tumaob. Isang lolang Chino ang bigong masagip kahit na CPR o cardiopulmonary resuscitation. Nakaligtas naman ang 3 iba pa na kinailangan isugod sa ospital. Sa kabuuan, 23 turista at 3 crew ng bangka ang nasagip. Arestado sa Makati City ang 4 na Chino dahil sa insidente ng tangkang pagdukot. Nirespondihan ng mga otoridad ang isang komisyon sa Einstein Street sa Barangay San Isidro. Puwersahan naman nung kinuha ng 6 na suspect ang biktima sa labas ng kanyang bahay at tinangkang isakay sa isang taxi. Pero agad nakatakbo papasok sa bahay ang biktima at hindi natangay. Sa gitna ng komisyon, tumakbo ang mga suspect at hinabol ng mga responding police. 4 ang naaresto habang nakatakas ang 2. Patuloy investigasyon ng Station Investigation and Detective Management Section ng Makati City Police. Patuloy paghahanap ng Philippine Coast Guard sa 7 mangingisdang nawawala sa Pangasinan. Base sa paunang ulat, January 6 nang pumalaot ang fishing boat na Narem 2 pero dapat ay nakabalik na ito sa bayan ng Infanta noong isang linggo. Sa huling komunikasyon sa bangka noong January 13, sinabi ng mga mangingisdang tinangay sila ng malalaking alon. Ang huling na iulat na lokasyon nila ay sa Camaso Island sa bayan ng Dasol. Nagsagawa na ng aerial surveillance sa lugar at may mga nagpatrolya rin tauhan ng BIFAR. Nagpaalala rin ng PCG sa mga mangingisda sa lugar na ipagbigay alam kung makita nila ang nawawalang bangka. Mas kalmado ang Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa Feebox, bumaba na ang sulfur dioxide emission nito sa 344 tons kada araw kumpara sa dating 4,000 tons. Humina rin daw ang volcanic earthquake sa kabila nito. Nananatili pa rin ang banta ng malakas na pagsabog dahil sa ilang senyales na ipinakikita ng bulkan. The trend of the seismicity is lowering. It's the incidence of volcanic earthquakes is indeed lowering. Even if we have a lowered diminishing trend in the earthquakes, the fact is this earthquake signified that magma has been intruded. So thus, the eruptible magma that could be erupted, na pwedeng iputok ng vulkan, was already in place. Dahil dyan, mananatili pa rin ang vulkan sa Alert Level 4. 2 linggo raw obserbahan ang aktibidad ng vulkan at pag-aaralan, kumaari ng ibaba ang alert level. Huwag pa rin daw maging kampante sa tila pagkalma ng Bulkang Taal, sabi mismo ng Feebox, dahil may banta pa rin ang pagsabog. Narito ang report ni Bernadette Reyes.
Ilang araw na ring payapa sa tingin ang Taal Volcano, pero ayon sa FIVOX, malinaw ang mga indikasyong tuluyang pag-akyat ng magma sa ilalim. Definitely, may papaakyat na magma. Kung ito yung Taal Volcano, mayroong magma sa ilalim, may nagsusupply pa doon. Kabilang daw sa mga indikasyon nito ang level ng sulfur dioxide emission at dami ng mga lindol. Ang sulfur dioxide ay gas na humihiwalay sa magma kapag lumalapit na ito sa bunganga ng bulkan. Baka lang kasi akala ng mga tao humuhupa lang, pero sa indikasyon na dumadami yung gas, diyan natin pinapakita maliban sa lindol at yung pamamaga ng bulkan na mayroong laman doon sa ilalim at baka yun ang maging dahilan na mga bigla ang pagsabog. Dahil sa patuloy na pagkilos ng magma sa ilalim ng Taal Region, namamaga ngayon ang bulkan. Bumaba naman ang northeast side nito dahilan para abutin na ng tubig ang mga kabahayan dito. Tila lumapad rin daw ang Taal Lake ng 1 metro. Hinalintulad ng FIVOX ang bulkan sa Sinaing na hindi malalaman kung ano ang nangyayari sa loob ng kaldero habang may takip. Pero sa oras na umapaw na ang Sinaing, aangat ang takip at lalabas ang tubig. Sa kaso ng bulkang Taal, tinutulak daw ng magma sa ilalim ang tuktok ng bulkan at nang mabuksan nito, umagos ang lava mula sa bunganga ng Taal. Habang umaakyat yung magma na binoboil niya yung tubig, nagkakaroon ng interaction yung tubig sa magma, lalong lumalaki yung eruption. Kaya nga tayo nag-escalate ng warning. Kapag nagkaroon ng mas delikadong pagsabog ang Taal, nakatatangian ng base surge o ulap ng pinaghalong gas at may init na bato, maaari raw na mas maikli na ang oras para lumikas. Kaya naman paulit-ulit na paalala ng FIVOX ang total evacuation sa Taal Volcano Island at mga lugar na pasok sa 14-kilometer high-risk area. Bernadette Reyes, GMA News. Ininspeksyon ng Philippine Coast Guard ang paligid ng Bulkang Taal. Sakay ng helicopter, nakita ng PCG na meron pa rin mga residente sa isla. May mga nakitang naglilinis sa mga bahay at establishmento. Inaasikaso naman ng ilan ang mga fish cage. Inutusan na ng Philippine Coast Guard ang personnel nila sa Taal na umatras ng 1 kilometro mula sa 14 kilometers ng bulkan dahil sa banta ng pagsabog. Pero tiniyak ng Coast Guard, hindi sila aalis hanggat may mga residente pa sa loob ng 14-kilometer danger zone. Ipinatutupad pa rin sa ilang bayan sa Batangas ang window hours para sa mga residente gustong bumalik sa kanilang mga bahay. Sa Talisay, Batangas, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga ang window hours. Pero alas 5 ng umaga pa lang kanina, bumalik na ang mga residente sa bayan. Sa bayan ng Tanawan, alas 5 ng umaga naman kanina, nagsimula ang window hours. Hanggang alas 8 sila pinayagang manatili sa loob ng bayan. Patuloy ang paalala ng FIVOX na may banta pa rin ang malakas na pagsabog ang Bulkang Taal. Dapat iwasan pa rin daw ang pagpasok sa high-risk areas o mga lugar na pinakadelikado. Kapag sumabog kasi ang bulkan, kaunti lang ang kanilang oras para makalayo. Ang FIVOX daw ang unang magsasabi sa publiko kapag nakitang ligtas na ang sitwasyon sa Taal Volcano. Ang banta ng Bulkang Taal kita sa mga naglitawang bitak sa mga bayan sa paligid ng Taal Lake. Apektado din ang mga bahay at kalsada, kundi pati isang gasolinahan at tore ng National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang report ni Rafi Tima. Mula sa kalsada, tumuwid ang crack na ito diretso sa gasolinahan ito sa Lemery, Batangas. Ang bitak sa lupa, nagpaangat sa isang bahagi ng gasolinahan. Saan ba yung pipe nyo? Ito yung tangke? Tapos saan yung... Nandito yung pipe. Nandito yung pipe sa gitna mismo. Sakto, sa gitna pa yung crack? Yes. Kaya hihiwalay, wala. Magkakaroon talaga ng ano yan, ng leak. Bagamat tila humupa na ang aktibidad ng bulkan, araw-araw pa rin daw niyang napapansin ang unti-unting pag-angat ng bahagi ng gasolinahan kung saan nakabaon ang kanilang tangke ng diesel, gasolina at gaas. Kaya nirequesta raw niya sa may-ari na higupin na ang laman ng tangke at ilipat sa kabila nilang gasolinahan. Saka nag-leak yun, ano bang pwede mangyari? Posible tayo sumabog. Di kalayuan sa gasolinahan, tila bumaba naman ang lupa sa bahaging ito ng kalsada sa bahagi ng Taal. Halos katabi lang nito ang Pansipit River. Sa drone video, makikita ang crack na tumawid hanggang sa malaking tower na ito ng NGCP. Sa laki ng bitak, lumabas na ang pundasyon ng isa sa mga higanting transmission tower ng kuryente. Pero dahil apat na manumuno ang pundasyon ng tore, ayon sa mga tiga-DPWH na nag-aayos ng kalsada, hindi naman ito nanganganib bumagsak. Patuloy naman ang pagsasaayos ng DPWH sa mga nasirang kalsada sa Lemery. Nilimitahan muna ang dumadaan sa Jokno Highway patungo sa Tagaytay dahil sa malalaking bitak na ito sa kalsada. Ang mga bitak na ito,
isa ngayon sa masusing sinusuri ng mga geologists ng FIVOX. Sa bayan ng San Nicolas, sinusukot nila kung gaano'ng kalayo ang iniurong ng lawa mula nang pumutok ang bulkan. Una nang iniulat ng GMA News na sa isang bahagi naman ng Agoncillo, tila tumaas ang tubig sa lawa. Sa kabila ng mga babala, mayroon pa rin nangangahas pumunta sa mismong Volcano Island, tulad ng grupo ni Tatay Sider. Bakit ho kayo nagpumilit? Ay, pinilit talang namin dahil yung wala kaming pira ay pang ano sa pira certificate. Mga importanteng dokumento ang kinuha niya. Pero dahil halos matabunan na raw ang kanyang buong bahay sa abo at buhangin, tanging mga notebook na lang ng anak ang kanyang nakuha. Paliwa talaga. Grabe talagang tinanas namin. 3 taon pa lang daw siyang naninirahan sa pulo. Bagamat sinabihan daw siya na anumang oras pwede maging aktibo ang vulkan, nakipagsapalaran pa rin siya sa pag-aalaga ng baboy. Kasi po maluwag ang tirahan eh. Ang pag-aalaga po ng hayop, walang magsasaway sa amin na mabaho kasi maluwag po sa taas. Pero yun yung malaking sugal, kumbaga. Ay, talagang malaki po, talaga. Nakaalis na sina Tatay Sider nang dumating ang mga nagrorondang pulis. Aminado ang mga otoridad, may mga nakakalusot, pero hindi na raw katulad dati dahil mas madalas ang kanilang pagpapatrolya. Bukod sa paninita, may dala rin silang pagkain para sa mga asong naiwan sa bayan. Rafi Tima, GMA News. Sa kabila ng abiso ng mga otoridad, may ilang residenteng nasa 14-kilometer danger zone ng Bulkan Taal ang ayaw pa rin lumikas. Tulad ng pamilya ng taga-Talisay, Batangas na si Elmer Paduata, nakagagaling lang sa Maynila at ngayon lang bumalik sa kanilang tahanan. Mas mabuti raw para sa kanilang pamilya na nasa bahay sila. Naroon din ang kanilang mga alagang manok. Patuloy naman ang panawagan ng otoridad na lumikas ang mga residente mula sa loob ng danger zone. Nakatataba ng puso ang buhas ng tulong at bayanihan para sa mga lumikas dahil sa Bulkan Taal. Pero di maiwasang mag-alala ng evacuees, may aasahan pa kaya silang tulong sakaling tumagal pa ang krisis. Narito ang report ni Darlene Kai. Ikalawang linggo na ngayong nasa mga evacuation center ang libo-libong naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Gaya ni Nora, nasa isang iglap, nawala ang kabuhayan sa bayan ng Agoncillo. Dati po, ako ay natulong sa mga nangangailangan. Ngayon kami naman ang tinutulungan. Sa loob ng mga nakalipas na araw, nasaksihan kung paano magbayanihan ang mga Pilipino. Sa dami nga ng mga sasakyang may kargang relief goods, tagkanda traffic na sa SLEX nitong weekend. Kami ay nakakaranas sa kalamidad na ito. Ang pagtanggap po dito sa amin at saka yung mga tulong na dumadating sa amin, sobra pong nakakatouch. Dumamay ang mga mag-aaral. Meron po kaming nakalap na almost 50,000 ng pera mula sa volunteers natin. Mga magsasaka, pati na mga banyaga gaya ng isang Syrian vlogger na namahagi ng N95 mask. At ang grupo ni Najas na mga Indian national. Kahit hindi kami Filipino pero tao kami, gusto na ako po yung tulong-tulong. Sino po yung hirap na tao, gusto na ako po yung tulong na tao. Labis ang pasasalamat ng mga evacuee, pero ang pangamba nila, paano na sila sa mga susunod pang bukas, lalo't kapag hindi na raw sila laman ng balita. Si Nicanor Indoso, lumikas mula sa Laurel, Batangas at nanunuluyan sa evacuation center sa Tagaytay. Umaekstra sa paglilinis sa bahay ng ilang naapektuhan ng ashfall para kumita kahit papaano. Mga ilang oras po kayo naglilinis yan? Mga 4 po. Magkano po ang binibigay sa inyo? Bayad? 800 po. Ang DOLE at saka DSWD, actually ay may mga intervention at pondo para dyan. Doon sa nakaraang meeting last week with the President, tinas din sila ng Pangulo para magbigay ng assistance sa mga tao na ito. Kung hanggang kailan sila sa evacuation center, wala pang katiyakan. Pero imbis na magmukmuk ang ilang bakwit, idinaan sa kanta ang saloobin. Darlene Kai, GMA News. Dahil may mga sanggol na kabilang sa inilikas dahil sa Bulkan Taal, pangunahing pangangailangan din ang gatas ng ina. Ang isa pang inaalala ay ang pagmatagalang epekto ng paggamit sa mga silid-aralan bilang evacuation site. Narito ang report ni Katrina Son.
Buhay ang nalalagay sa alanganin sa pagputok ng Bulkang Taal. Buhay rin ang sumisimbolo ng pag-asa. Sa Lian Center School Evacuation Center, dalawa ang nagsilang ng sanggol. Ang isa, si Baby Benedict na ang palayaw, Mark Lindol. Masaya na nakalabas na siya, nakita mo na ganito. Nakakalimutan din po ang problema. Bukod kay Baby Mark Lindol, may iba pang baby buckwheat, kaya isa sa mga kailangan, breast milk para sa kanila. Kabilang sa mga sumaklolo ang Quezon City General Hospital, 200 bote ng breast milk ang kanilang ipapadala sa mga evacuation centers. Nauna na silang nag-donate ng 40 breast milk bottles. Po yung mga mommies natin na nasa evacuation center, usually dehydrated sila, walang sources ng fluids, di po ba? So definitely stressed out yan sila. Humihinto din po ang pag-produce ng kanilang breast milk. Sa isang evacuation center sa Tagaytay, may breastfeeding room. Meron ding palaruan para sa mga bata. Paano naman kaya ang kanilang pag-aaral? Kahit wala kayo sa school, dahil sa nangyari sa atin, pero Voluntaryong nagtuturo sa mga estudyanteng buckwheat sa tanawan ng ilang private school teachers. Hindi man ako makapagbigay ng material na bagay, mabuksan ko man lang yung isipan nila or makatulong man lang ako sa mga simpleng mamamayang katulad ko na naapektuhan din ng Bulkang Taal. Panunood naman ng educational movie ang libangan ng mga bata sa isang evacuation center sa Santo Tomas. Ano namimiss mo sa eskwelahan? Magsulat. Ang isa pang estudyanteng bakwit na si Denden, gustong-gusto na rin pumasok sa paaralan. Habang ang iba pang batang bakwit ay naglalaro, si Denden madalas nakikitang nagsusulat at gumuguhit. Ano to? Bahay. Ito? Kotse. Gusto mo magkakotse? Yung daddy ko. Nasalanta po sila pero napaka-positive po niyang tao. Naglabas ng memorandum ang Department of Education na humihimok sa mga eskwelahan na tanggapin ang mga estudyanteng bakwit. Pero sabi rin ng DepEd, hindi dapat tumagal ang paggamit sa mga eskwelahan bilang evacuation center dahil lalaki lang ang problema. Ang kailangan daw gawin ng mga lokal na pamahalaan ay ilipat na agad sila sa mga totoong evacuation center. Ang nangyayari po ay parang nag-double displacement tayo. Kasi po yung mga bata natin na gumagamit ng mga classroom, ginagamit sila ng mga kwarto ng ating mga evacuees. Sa ngayon, tiis-tiis muna ang mga batang evacuee. Gaya ni Daniel, nakabilang sa mga inilikas sa San Pablo, Laguna. Ang kanyang 7th birthday, nairaos kahit papaano. May paspageti, pansit at cake. Katrina Son, GMA News. Pagtawid ng motorsiklong yan sa intersection sa Barangay Santa Lucia sa Pagadian City, biglang sulpot naman ang isang motorsiklo saka sila nagbanggaan. Natumba ang isang motorsiklo at ang rider nito pero agad ding nakabangon. Ayon sa pulisya, nakapreno agad ang dalawang rider kaya hindi masyadong malakas ang impact. Nagkaareglo na ang dalawa. Nasunog ang 6 na bahay sa Barangay Poblasyon sa Iligan City. Ayon sa mga apektadong residente, bandang alas 7 kagabi nang makalanghap sila ng amoy gasolina. Matapos ang ilang minuto, may biglang pumutok at saka umapoy. Sa takot na lumaki pa ang apoy at sa hinalang gasolina, ang pinagmula ng sunog, chemical foam ang ginamit sa pag-apula imbes na tubig. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung saan galing ang mga naipong gasolina. Sa bayan ng Dipon, Quirino, isang bahay rin ang nasunog. Wala namang napaulat na nasaktan. Iniimbestigahan pa kung napabaya ang bukas na lutuan ang sanhi ng sunog. Napabaya ang kalandin ang itinuturong sanhi ng pagkatupok ng isang bahay sa San Nicolas, Ilocos Norte. Wala namang nasugatan. Para sa ilang taga-Tagaytay na naapektuhan ang hanap buhay dahil sa pagsabog ng Bulkang Taal, may programa para sa kanila ang pamahalaan. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Susan. Ilang mga biktima nga ng pagsabog ng Bulkang Taal ang nagpatala sa Cash for Work program ng gobyerno. May trabaho para sa kanila kapalit ng kitang 416 pesos kada araw. Katumbas po ito ng minimum wage sa Calabarzon. Ang ilan sa mga nagpalista ay may dependent o umaasa sa kanilang mga kamag-anak.
tulad ng mga biktima, tulad ng mga biktima ng pagsabog ng Bulkan Taal, patuloy na bumabangon ang lungsod ng Tagaytay. Mas malinis ang kalsada at marami-rami na rin ang negosyong nakabukas. Muling igilit ng local government, tuloy ang kanilang pagbubukas sa publiko. Ayon kay Clyde Yayong, hepe ng Tagaytay CDRRMO, lubos nila nagpapasalamat kay DILG Secretary Eduardo Anyo para sa desisyon ukol sa bagay na ito. Matatandang kahapon ay nagpahayag si DILG Undersecretary Ipimaco Densing na dapat din lumikas yung mga nasa loob ng 14-kilometer danger zone sa Tagaytay at hindi dapat mag-operate ang mga negosyo doon. Karina, sinabi ni Densing na merong 8 barangay sa Tagaytay na nasa loob ng danger zone na nasa ilalim ng mandatory evacuation. Sagot naman ng Tagaytay, CDRRMO, 2 barangay lang ang isinailalim nila sa mandatory evacuation at wala daw mga negosyo doon, Susan. At ang iba pang barangay na kinabibilangan ng mga negosyo sa Tagaytay Ridge ay nasa voluntary evacuation lamang. Yan muna ang latest mula dito sa Tagaytay City. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Hihilingin daw ni Pangulong Duterte sa Kongreso na pabilisin ang paglalaan ng supplemental budget para makatulong sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkan Taal. Kabilang sa paglalaanan daw ng 30 billion budget ang magiging pabahay at kabuhayan ng mga apektadong residente. Kasabay nito, hinikayat din ng Pangulo ang paglalaan ng pondo para sa konstruksyon ng mga permanenteng evacuation centers sa mga disaster-prone area, partikular sa mga nakaharap sa Pacific Ocean. Sa mga sasakyang magdadala ng tulong sa evacuation center sa Batangas, libre na ang toll sa South Luzon Expressway. Kanina, namigay ng forms sa isang gasolinahan ang mga tauhan ng SLEX para sa mga sasakyang may dalang relief goods. Mula kaninang umaga, mahigit 200 sasakyang may relief goods ang nalibre sa toll. Karamihan sa kanila sa Batangas ipinanganak o lumaki, pero sa Maynila ngayon namamalagi. Kahit nasa evacuation center dahil sa Bulkan Taal, ituloy pa rin ang debut ng isang evacuee sa Nasugbu, Batangas. Elegante pa rin ang itsura ng tubong lemery na si Reggie sa suot niyang gown na ipinahiram ng mga guro ng Nasugbu East Central School. Isinayaw siya ng mga kasali sa 18 Roses, nasuot naman ang mga damit na galing sa donasyon o mga ipinahiram din. Dahil walang pagkakataong bumili ng sapatos, halos lahat ay nakachinelas lang. Nagtulong-tulong ang mga guro, opisyal ng barangay at mga kasama ni Reggie sa evacuation center para mairaos ang selebrasyon. Malaki naman ang pasasalamat ni Reggie na sobrang natuwa sa kanyang 18th birthday celebration. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Papalakas pa ang hanging amiha sa mga susunod na araw, kaya manatiling I am ready sa malamig na mga umaga. Sa Baguio, naramdaman ang malamig na 12.2 degrees Celsius na temperatura kanina, habang nasa 21.1 degrees Celsius naman ang naitala sa Metro Manila. At posibleng bumaba pa yan sa 21 degrees Celsius bukas ng umaga at mababa rin ang tsansang umulan. Sa Luzon, walang halos ulan maliban sa ulan sa Aurora, Northern Quezon at Oriental Mindoro sa hapon. Asahan naman ang hanggang katamtamang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas bukas. At sa Mindanao, maghapong may tsansa ng ulan sa Surigao Provinces, Davao Oriental at Agusan Provinces. May gale warning naman sa eastern seaboards ng bansa na delikado para sa maliliit na bangka. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready, servisyong totoo ng GMA News. At yan ang mabibilis ng mga balita at impormasyon sa mga oras na ito. Sa ngalan ni Emil Sumangil, ako po si Susan Enriquez. Para sa Pilipino, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan, sa ngalan ng katotohanan.